Magandang umaga po mga kapatid at happy Sabbath po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong paglilingkod? Kamusta po ang araw ng Panginoon? Kamusta po ang inyong pagtanggap sa araw ng ating Diyos sa araw na ito? Masaya po ba kayo mga kapatid? Amen. Kami po ay nagagalak na sa umagang ito tayo po ay nagkasama-sama na tayo po ay makapaglilingkod sa ating Panginoon. Ang araw pong ito, bukod sa ito po ay Sabado o Sabbath na ating pinagsasalu-saluhan, ay isang malaking pagkakataon din po sa atin upang atin pong makita ang isa pa pong perspektibo ng paglilingkod sa larangan po ng komunikasyon. Sa umaga pong ito, tayo po ay magkakasama-sama mula po sa ating tanggapan sa Pasay, sa ating opisina sa Union, ay narito po ang ilan sa ating mga manggagawa na ating makakasama sa umagang ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nais ko pong i-welcome ang ating pong NPUC Communication Director, si Pastor Joel Sarmiento. Pastor? Kasama rin po natin sa ating kalagitnaan ay ang kanyang secretary, si Sister Ruby Ann Rodriguez. Inuna ko na po, nakalimutan ko ipakilala yan noong huli naming programa eh. Kaya hindi na malilimutan yan ngayon. At syempre, ang ating Associate Communication Director ng North Philippine Union Conference, si Pastor Nerio Caranza. Siya rin po ay ang ating manggagawang nangangasiwa sa ating pong Adventist World Radio dito po sa Pilipinas. Ayan. Kasama rin po natin si Brother Rodel Romero, ang isa po sa ating IT staff sa North Philippine Union Conference. Brother Rodel? Ayan. Ganon din po ang isang po si Kuya Egay. Isa rin po sa ating pong worker sa North Philippine Union Conference, si Brother Edgar Galicia. Sa labas ko po. At ganon din po, of course, isa po sa ating resource speaker na makakasama po nating magtatalakay ng mga panibagong teknolohiya o paggamit ng teknolohiya sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Si Brother Winifred Pasamba, isa pong profesor sa Adventist University of the Philippines. Kasama nyo rin po sa inyong kalagitnaan ay ang ating Communication Director mura po sa South Central Luzon Conference, si Pastor Neftale Fofue. Ayan. So mga kapatid, itong umaga pong ito ay isa pong pagkakataon na mas lalo nating maunamaan at makita ang lumalawak na gawain ng Panginoon sa larangan po ng technology. Kaya ang akin pong pakiusap sa inyo mga kapatid, matanda, bata, babae o lalaki, huwag po kayong liliban. Magmula ngayong umaga hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Tama po, tama kayo ng rinig. Hanggang alas 9 ng gabi tayo magsasama-sama. Amen po ba? Ay, nag-amin sila lahat, Pastor. Mukhang mag-i-stay sila talaga hanggang alas 9. Tayo pong lahat ay magsasama-sama buong araw. Sapagkat napakarami pong regalo ng Panginoon sa atin na magagamit po natin sa paghahayag ng kanyang salita. Hindi ko na po iisa-isahin ang lahat sapagkat nariyan po ang aming mga kasama upang ibahagi ito sa inyo. Mananatili po itong sorpresa. Kaya ang aking paanyaya, huwag po kayong mawawala at hayaan natin ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin sa araw na ito habang tayo sama-samang naglilingkod po sa Kanya. Muli, magandang umaga at happy Sabbath po sa inyo.
Maligayang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po. Dito pala, pag binabati ng Tagalog, English ang sinasagot, ano? Sa amin, pag binati ng Tagalog, Tagalog din ang sagot dito, English. Salamat po sa inyong binigay na pagkakataon sa amin upang ipakilala po ang ilang pang mahalagang gawain ng ating iglesia. Ano po? Sino po dito ang Voice of Prophecy Bible School Coordinator? May VOP coordinator po. Ay, si Pastor, aba, talagang tayo hindi mabibigo ngayong umaga. Sino pa po, maliban kay Pastor Pahotagana? Dalawa. Si Brother Bong. VOP coordinator ka, Brother Bong? Okay, sige. Tayo ay makikinabang ngayong umaga. Gusto ko pong ipakilala kung ano talaga ang gawain ng Voice of Prophecy. Ang Voice of Prophecy po ay katambal na paglilingkod ng ating mga paglilingkod sa radyo. Yung Voice of Prophecy radio program na ngayon ay pinangangasiwaan ng Adventist World Radio. At ito pong Voice of Prophecy ay malawak ang itinalang kasaysayan dito sa Pilipinas. Nagpasimula po ito 1959 sa Manila Center nang unang dumating ang Voice of Prophecy radio program kasama ang Voice of Prophecy Bible Correspondence School. Kaya lamang po, sa pag-inog ng mga paglilingkod ng ating iglesia, medyo nawala yung tunay na direksyon ng Voice of Prophecy. Kaya ngayong umaga ay akin pong ipapakilala uli at ibabalik sa atin ang tamang dapat na ginagampanan ng Voice of Prophecy sa ating mga iglesia. Ano pong lesson o Bible course ang meron tayo, Pastor Pahotagana, na ginagamit dito? Explorers, yung pinakasikat. Ano? Ang Explorers, ang pinakasikat. Ito po ay limang mga kurso dapat sa Voice of Prophecy Bible School. Meron po tayong Explorers, ang pinakasikat, 24 lessons. Meron tayong New Life, meron tayong Way of Life, meron tayong Discover. Ngayon ay meron tayong ilulunsad na bago, yung Lifesavers para po sa mga high school ages. Doon, sa mga ganong mga kabataan. 16 lessons lang po yon. Kaya mas madali po yon. Ano po ba talaga ang Voice of Prophecy? Ang Voice of Prophecy po ay dapat ay arm ng outreach ministry ng ating iglesia. Ang kanyang misyon ay ipahayag ang mabuting balita na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nitong mga aralin na ito. At ang aming vision ay magkaroon ng mga Bible school sa mga iglesyang mayroon tayo dito sa North Philippine Union Conference. Kasama po ang pinamalayan. Ang pinamalayan ay malaking iglesia. Kaya tama po na dapat mayroon tayong Bible school. Ang naging kalakaran, Pastor Pahotagana, nitong mga lumipas na panahon, ang Voice of Prophecy ay parang naging lesson lamang. Isang material na pagkatapos ng event o ng crusade, nawawala na siya. Pero ang tunay po na Voice of Prophecy Bible, na Voice of Prophecy Bible School ay nagpapatuloy kahit tapos na yung crusade, kahit tapos na yung mga pangangaral. Ito ay paaralan. Hindi isang kurso o gamit na pang-evangelism. Ito ay paaralan, Bible school siya. Kaya ang ating pong layunin ay magtatag na mga Bible school sa ating mga iglesia para ang evangelism ay nagpapatuloy. Ano po ang mga gamit na mayroon ang Voice of Prophecy at paano ito gagamitin ng mga kapatid? Pwede po itong personal na pangangaral, yung one-on-one. Napakadali po ito. Dadalhin nyo lamang ang isang leksyon na ganito at ipababasa sa kanya. Pwedeng iwanan sa tahanan. Sa pagkakataon na maluwag ang kanyang panahon, pwede niyang pag-aralan. Saka mo na lamang babalikan. Ano, madali pong paraan ng pangangaral. Pwedeng gamitin sa care groups. Ito ang inyong gagamiting lesson sa panahon ng inyong care groups. Madali rin po siyang gamitin. Mayroon din pong paraan na ito ay i-mini-mail. Dito naman, kung gagamitin natin sa local, ay hindi na kailangan yung mailing. Ano, iaabot na lang natin ng personal.
Sa amin po sa opisina ay marami pa pong humihingi sa pamamagitan ng koreyo. Pinadadala po natin by mail kasi ang mga karamihan po ay mga tagapakinig sa radyo. Ngayon, na mayroon pong mga radio programs dito sa Oriental. Sino po ang nakakasubaybay sa mga radio programs na isinasagawa ng ating mga laiko at saka pastors dito sa Oriental? Mga kapatid, mayroon po bang nakikinig sa mga radio programs na nag-air dito sa Oriental? Mayroon po? Taas nga po ang kamay ng lahat ng nakakapakinig. Hindi pa lahat nakikinig at nagtumataguyod sa ating mga radio programs. Mayroon, ang alam ko po ay mayroong siyam na radio stations dito sa Oriental na nag-air, nagbo-broadcast ng ebanghelyo na sa pamamagitan ng ating mga pastor at ng mga laiko. Subaybayan niyo po yan. Kasi nakakahiya naman na tayo mismo ay hindi nakikinabang at hindi nakikinig doon sa mga programa na ating inilulunsad sa radyo. So sa pamamagitan po ng mga broadcaster natin, ini-invite po ang mga listener na mag-enroll sa Voice of Prophecy. Ito po kasi ay magkatuwang na paglilingkod natin. Pwede rin po sa internet. Meron tayong mga lesson online. At pwede rin sa cellphone, mga kabataan. Mayroong lesson na pwede mong sagutan sa pamamagitan ng cellphone. Madali lang po yon. Ito ang ating mga leksyon ngayon, yung Explorers, yung Discover, yung Lifesaver 16 lesson, hindi pa po yan na napiprint, pero malapit na pong ilabas yan. Online and cellphone. Ito po yung pwede nyong puntahan pag mag-i-enroll kayo ng inyong kaibigan na medyo may access sa internet. Dalhin nyo siya dito sa www.discoveronline.org o kaya sa www.vop.com, info.bibleschools.com. Mayroon din pong mga lesson para sa mga bata. Ma'am Dalida. Kidsvop.com. Para sa mga bata, kaysa sila po ay maglaro na maglaro sa ating mga computer, pag-enrollin nyo po sa Voice of Prophecy. Maganda po yung mga lesson ng mga pambata doon sa kidsvop.com. Wala po ba kayong pangtala? Mamaya po kasi pag alis ng slide na yan, hindi na nyo yung maaalala kung saan ninyo i-enroll ang inyong mga kaibigan o kaya ang inyong mga anak. Picturean nyo na, Ate Ruby. Yan po yung mga access kung ayaw nyo ng physical na aklat. Okay, pwede na po. Ito naman sa cellphone. Ay, balik natin. Okay na po. Importante yung kidsvoponline.com. Maganda po yan. Sa cellphone, ito naman po ang inyong gagawin sa mga kabataan natin. No? Salamat sa inyong magandang awit. Yun ba yung original composition? Ha? Matandang kanta na. Hindi ko na inabot. Pastor Joel siguro hindi. Pastor, inabot mo ba yun, Pastor? Kala ko original composition kasi yung pala matandang awit. Hindi na natin inabot. Pero maganda, maganda. Kung marami tayong ganyan, ay willing po kami sa NPOC na mag-record ng mga matatandang kanta. Yung mga public domain na wala na maghahabol sa katandaan. I-re-record po natin. Pagagandahin naman ninyo, katulad ng pag-aawit nyo kanina, maganda yung inyong pag-aawit. Pagagandahin ninyo para tumama sa mga panlasa ng mga tao sa ating kasalukuyang panahon. Hindi sa mga tao no, mga lumipas na panahon. Okay, sa mga kabataan po na gumagamit ng smartphone, yung may mga access sa data, ito po ang inyong gagawin. BibleStudies.com/cell. Itatype lang po ninyo yan, BibleStudies.com/cell. Babasahin niyo yung unang leksyon. Pagkatapos sa ibaba noon ay mayroong window, may box ng Interact. Pag pinindot niyo yung Interact, pupunta na siya doon sa
sa questions, sasagutan niyo po yun. At pagkatapos ay mag-create kayo ng profile. Pero pag nakapasok kayo doon sa biblestudies.com/cell, madali na po yung mga susunod. Masusubaybayan nyo, mapupuntahan nyo ang mga dapat gawin. Okay. So, Pastor Pahotagana, paano po ba tayo dapat mag-umpisa ng ating Bible School? Si Brother Bong, dalawa lang po ba talaga kayong Bible VOP coordinator dito? Mayroon pa pong iba? O yung mga wala po dito at nandito naman yung ibang kasama sa iglesia ay sabihin po natin. Una po ay alamin natin ang mga kakailanganin. Pangalawa ay humingi tayo ng approval sa ating church board na magtatayo tayo ng Bible School. Pagkatapos ay pumili tayo sa mga kapatid na pwedeng maging kasama natin sa team ng Voice of Prophecy Bible School. Kayo rin ang magde-develop ng financial plan. Paano ninyo patatakbuhin? Magkano po ba ang lesson ngayon? Itong explorer muna. Magkano ito ngayon dito, Pastor Pahotagana, nakukuha natin? 20? 25? 25? O, 25 lang, ano? Ang ginagawa po sa BISA, ang BISA ay ang pinakamatandang VOP church-based na Bible School. Nag-umpisa sila 1965. Last December, nag-conduct po sila ng kanilang 239th VOP graduation. Ang dami, ano? 1965 sila nag-umpisa. 5 taon pagkatapos na maitatag ang Voice of Prophecy sa Union, nagtatag sila ng kanilang Bible School at nagdao sila ng kanilang pagtatapos sa VOP ng 239 na graduation. Kaya yung kanilang evangelism doon, Brother Bong, dire-diretso, patuloy. Hindi na puputol, hindi lang sa panahon na mayroong darating na mga ngaral, saka sila mag-evangelism. Kasi yung kanilang Voice of Prophecy ay active, yung kanilang Voice of Prophecy Bible School. Ang ginagawa nila, Pastor Pahotagana, ang bawat kaanib ay parang spiritual guardian, mag-sponsor ng isang estudyante. Kung ito ay 25 at ang ating Bible School ay magkakaroon lamang ng 2 beses na enrollment sa 1 taon. Ang isang kapatid ay nangangahulugan lamang na gagasto ng 50 pesos para sa kanyang 2 estudyante. Para makasigurado naman kayo na mayroon kayong mapapatapos, gawin nyo ng 4 ang inyong estudyante. Kahit hindi magpatuloy yung 3, palagay ko naman kahit yung isa ay magtatapos. Magkano lang yung 4? 100 pesos for 1 year. Hindi po mahirap magpatakbo ng Bible School, ng VOP Bible School. Basta may kasama si Pastor Pahotagana, hindi lang mag-isa, Pastor Pahotagana. Team talaga po ito. Magkakasama tayo, meron kang care group. Siya mong gawing staff sa iyong Bible School. Alamin ang resources. Ano po ba naman ang ating resources? Siyempre, ito muna. Ito yung pinakamabilis, ano, pinakamadali. Sa susunod, pag lumabas na yung Lifesavers, yun ay 16 lesson, mas mura po yun. Mas mabilis yung pagtatapos ng pag-aaral ng mga estudyante. At siyempre, bago tayo mag-enroll ng iba, tayo muna sa church. Sino po ang nakapagtapos na dito ng Explorers Lesson? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa lang ang nagtatapos ng... Umpisan po muna natin sa ating mga kapatid. Magdaos tayo ng isang enrollment day para sa mga kapatid. I-enroll lahat ng mga kapatid sa VOP. At pagkatapos ay saka tayo mag-enroll ng iba
ng ating mga kaibigan. Para alam po natin kung ano yung ating pinaaaralan sa kanila. Tayo rin kasi ang magtuturo sa kanila kung ano ang laman nitong leksyon na ito. Kaya kailangan tayo muna ang mag-enroll. Okay, para po sa, pasensya na po yung ibang hindi Voice of Prophecy Coordinator ha. Siguro naman ay sa mga susunod kayo rin ay magiging coordinator. Kaya maganda rin pong malaman ninyo ito. Mayroon pang ilang minuto, Sir Edward. Ano po ba ang gawain ng local Voice of Prophecy o Bible School Coordinators? Ang kanyang gawain sa iglesia, makipag-coordinate sa ating personal ministry. Magkakasama po yan sa elder tungkol sa gawain ng Voice of Prophecy, yung enrollment, yung financial plan, yung plano sa buong isang taon, yung kanilang pag-enroll kung kailan gagawin. Kung mag-google lang tayo ng dalawang graduation sa isang taon, madali po yun, 6 na buwan na mag-aaral ang ating estudyante. Mabilis po nating magagawa yan, hindi masyadong imposible. Pangalawa ay ang Voice of Prophecy Bible School Coordinator ay kinakailangan talaga pong mag-establish ng Bible School sa mga iglesia. Pangatlo ay mag-form ng kanyang team, ng VOP staff. Sila yung mag-check, sila yung magdadala ng lesson, sila rin yung magpa-follow up sa mga kapatid doon sa kanilang mga estudyante. Ang VOP Bible School Coordinator, siya rin yung mag-titiyak na mayroon laging mga aralin sa ating iglesia. Okay. Siya yung magko-coordinate ng graduation quarterly or semestrally. Siya rin ang mag-create ng teams para po sa follow-up. Ayan ang BOP coordinator. Siya rin ang mag-implement ng program at mag-iisip ng mga programa na iaharap sa church board. Ang Voice of Prophecy coordinator sa church ay nag-serve as secretary ng konsilyo ng BOP. Ano naman ang kanyang gawain sa para sa mission? Siya yung magbibigay ng regular na report sa ating mission. Graduation, enrollment, baptisms. A-attend din siya sa mga programa na mga seminar at mga fellowship ng BOP sa ating conference o mission. At pangatlo ay magbabahagi ng mga karanasan at mga ideya na kanilang nakikitang pwedeng mag-gain improvement sa ating Bible School. Ito po, ito ay sa Baysa. Yan yung kanilang 239 graduation day. Tagal na, no, Sir Edward? 52 years na tumatakbo ang kanilang Bible School. Ito yung mga staff nila nung unang panahon. At ito ang ilan sa mga baptism na kanila pong ginawa dahil sa Voice of Prophecy. Ano ang mga pakinabang kung mayroong established na Bible School sa ating iglesia? Una, tutulungan ito ang mga kapatid na maging matatag at matibay sa pananampalataya. Kasi sa bawat pag-enroll mo ng iyong estudyante, nare-review ka din sa ating mga doktrina. Ito po kasing explorers ay doctrinal. So, habang ikaw ay nagbibigay nito, ikaw rin ay patuloy na nakakapag-aral, nare-review sa ating mga pananampalataya. Tutulungan ang mga kapatid na maging mapanalanginin sapagkat sila mismo ang sangkot doon sa pag-enroll at pagtuturo sa kanilang mga sariling estudyante. Kapag tayo ang sangkot, mayroon tayong malasakit. Hindi ito katulad nung kapag tayo nanonood lamang,
ay wala tayong pakialam kung makatapos yan o hindi. Wala tayong pakialam. Pero kung ikaw mismo ang teacher doon sa iyong in-enroll, pagmamalasakitan mo yun. At ikaw mismo ang nag-sponsor ng lesson, binili mo ito, hindi mo ito hahayaan na maging walang halaga sa kanila. Kaya yan po ay mga pakinabang sa iglesia. Ang iglesia na may Bible school ay hindi seasonal ang pangangaral. Yung panapanahon lang na kapag mayroong crusade, sakalang maghahanap ng mga estudyante at mag-i-enroll. Pagkatapos ng panahon ng pangangaral, wala na. So, yan po ay pakinabang. Pang-apat, ang iglesia na may Bible school ay walang panahong nasasayang. Continuous po kasi, hindi katulad ng regular school na mayroong panahon ng enrollment. Ito, habang mayroong gustong magpatala at habang mayroong kapatid na gustong magkaroon ng kanyang estudyante, dire-diretso ang pangaral. Ang iglesia na may Bible school ay magkakaisa sa gawaing missionary na may malasakit sa kaluluwa. Pang-anim, ang iglesia na may Bible school ay magpapalago sa kaalaman sa Biblia ng mga estudyante at spiritual guardian. Ang mga kapatid na nag-i-sponsor ng estudyante ay tinatawag na spiritual guardian. Ito yung pangasiwaan ng Bible school. Una, ang coordinator, secretary, supply officer, at ang instructor. At ang bawat kapatid na makikisangkot ay tinatawag na spiritual guardian. Sino ang mga spiritual guardian? Sila ay mga kaanib ng iglesia na nagtatalagang magdala, magpatala ng mga kaibigan, kamag-anak sa BOP upang sa kanila ay maibigay ang pabalita ng kaligtasan. Sila ang mga kanang kamay ng Bible school. Yung mga kapatid, yung mga spiritual guardian. Sila ang buhay ng Bible school. Ang ilang mga katangian ng spiritual guardian ay mapagkaibigan. No, wala naman sigurong kapatid na Adventista na laging nakasimangot at hindi gustong magkaroon ng kaibigan. Mapagkalinga, matiisin at matyaga, mapanalanginin, mapagpakumbaba, masayahin. Okay. Ang mga gawain ng BOP, spiritual guardian, sila ang maghahanap at magtatala ng estudyante. Sila rin mismo ang magdadala ng kanilang mga aralin sa kanila pong estudyante. Okay. So, dyan po nagtatapos at ngayon ay para sa inyo mga kapatid na mayroong mga katanungan ay sasagutin po natin kung ano man po yung inyong gustong itanong hinggil sa ating Voice of Prophecy Bible School. Meron po bang gustong maglinaw? Meron po bang nakaintindi? Mayroon po bang magtatayo na ng Bible school sa kanilang iglesia? Pastor Pautagana, saan ang iglesia mo, Pastor? Saan ang church mo? Bansud. Sa Pinamalayan, sino ang BOP Bible school coordinator dito? Wala. Nasaan po? Tatay, nandito pa. Kaya po bang mag-establish ng Bible school sa church? Kaya ano? Basta mga kapatid magkakasama. Magkakasama mga kapatid na gagawa, magtatayo ng Bible school sa bawat iglesia. Lalong-lalong ang Pinamalayan, mayroong paaralan talaga. Maraming mga... brother, apo. So, meron pa po tayong ilang minuto. Happy Sabbath po, Pastor. Ako po ay sabit lang po dito. Ako po ay galing San Jose. Ay, mabuti na lang at sumabit ka. Halika rito sa... Hindi ka na pasabit eh. Ako po ay galing ng San Jose, Occidental, Mindoro. Nabalitaan ko po kay Pastor Fofwe na meron pong internet seminar dito.
Kung natatandaan niyo po, ako po yung nag-request pa Sir Joel ng Internet Broadcasting Seminar sa Lipa. Ako. Eh, wala pong schedule sa Occidental, kaya po, sabi ni Pastor Poppy, kung gusto niyo, kung gusto ko raw, ay pumatid ako ng seminar dito ngayon sa Pinamalayan. So, nag-effort po kami ni Mrs., nag-motor kami mula sa Nasay kahapon, for 4 hours travel, ay nakating kami dito. Praise God. Amen. Praise the Lord. Kaya po, so, walang dahilan para sa kapatid na naghahanap ng paraan para makapaglingkod, ano? Kami po kasi yung nagsimula na pong nagtry akong mag-open ng, mag-create ng Facebook page po ng aming church sa San Roque as the church. At manghihingi po ko ng tulong sa inyo kung paano ko po i-develop yung Facebook page namin. Tamang-tama po yung iyong dating na yun. Tinitingnan kang mayagi ni Sir Win-Win. Opo. At nag-cover po kami ng mga events katulad po ng Youth Fest noong nakaraan. Kinover po namin yung Youth Fest. Nag-interview kami sa mga kapatid, mga kabataan doon. At ilang link po siguro, baka tapos ko po yung pag-edit ng video at mapapanood nyo po yun sa aming Facebook page. Yung mga, may nakita po akong in-interview namin dito. Ayan po sila. Ayan po. Yung tungkol po dun sa inyo po, dito sa kanya, Pastor, ay... Po. Opo. Naisip ko po, pwede po ba, ang una ko pong tanong ay, gaano po kalimit po ang ginagawang, tawag dito, lesson o klase po? Pwede po ba yung once a week o twice a week o depende po ba? Sana. Para po dun sa mga kapatid na medyo abala, yung once a week na pagdalaw sa estudyante ay isa na pong magandang pasimula. Naisip ko po kasi ako po ay nagtuturo sa ating academy. Pwede po ba namin integrate yan sa aming Bible subject? Pwede po. Sa values, ginagamit po nila noon. Matagal na pong panahon sa pagbilaw. Ang dami na po namin na atinan na graduation ng VOP sa mga high school, sa mga public school, ginagamit nilang sa lesson sa values, Pastor. Pastor? Apo. Kailangan alam ng hindi principal. Po akong Bible subject sa amin, pero pwede ko pong sa kanya, i-offer ito. Para, kasi mas madali po kasing i-enroll yung mga bata kapag nandiyan na sila sa klase. Apo. Hindi na kami mag-i-invite. Nandiyan na po sila. Apo. I-alok na po sa kanila kung sino po interesado, mag-i-enroll sila. Ito po, Pastor? Apo. Yan po yung naisip kong paraan para atas magawa po namin. Kasi napansin ko po sa amin para wala pong ganun eh. Wala pong Bible study. Ano tawag po dyan? Bible school po. Bible school, yun. Program is a Bible school. Yun. Isa po yung naisip ko po yung mga na gawin namin. So, pwede po siya. Siguro po, hihingi na lang ako ng tulong sa inyo para po magawa namin yun. Sige po, salamat po. Salamat po. Ano pong first name, Brandon? Randy po. Brother Randy. Salamat, Brother Randy. Meron pa po ba? Ito pong lesson na ito ay available sa ating konferensya. Available sa conference. Makipag-ugnayan lang po sa mga district pastor. Ang ating pong mithiin, Pastor Pahotagana, ay laging mayroong supply na lesson sa ating mga iglesia. Para anytime na mayroong mag-enroll, ay available yung ating lesson. At himukin ng mga kapatid na sila ang tatayo bilang spiritual guardian doon sa mga mag-enroll sa VOP. Kayo po, may tanong po? Okay. So, doon po sa ating mga VOP coordinator, meron pong material na ipinamamahagi si Sister Ruby. Yung ilan pong aking mga sinabi ay nandun. At kung wala na po kayong tanong at naintindihan naman, maganda rin po yung nauna sa umaga eh. Medyo malinaw pa ang isip ng mga kapatid. Para malinaw pang, madali pang makuha yung ibig sabihin. Ano po. So, Sir Edward, wala nang magtatanong. Tapos na rin po ang aking bahagi. Salamat sa inyong pakikinig. At sana mga kapatid, Pastor Pahotagana, Brother Bong, ang ilan pang mga representative ng kanilang mga iglesia sa lugar na ito, ay magkaroon nga tayo ng ating Bible school sa ating mga iglesia.